Ano nga ba ang posibilidad na itong si Troy Rosario, magiging unrestricted free agent ng Blackwater, ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados? Ito ngayon ang tanong ng karamihan dahil itong si Rosario mag-expire na kontrata dito sa Blackwater pagkatapos ng season na ito. At given na nag-i-struggle itong bossing, sa tingin ko hindi na magtatagal si Rosario dyan. Hindi question yung salary na ibibigay ng Blackwater. Ang tingin ko ang pipiliin ni Rosario yung team ay kung saan pwede siyang manalo ng isang kampiyonato. At sabihin man natin na itong Magnolia hindi kasing lakas ng SMB o Hinebra yung lineup. Sa tingin ko kaya niyang mag-champion kung merong mga players na nararapat at nag-fit sa sistema. At sa tingin ko isang player na pwede nilang kunin ay itong si Troy Rosario. Alam natin na isa sa pinaka-successful na ginagawa ni Coach Chito Victolero ay gumagamit ng mga stretch 4 na shooter katulad nito si Robbie Herndon at si Aldrich Ramos dati. At ngayon sa tingin ko magiging magandang fit yan si Rosario. Ang sabi nga ng mga insiders, ang hinahanap ng Magnolia ay isang big man na merong tira sa labas at ang madalas na babanggit itong si Isaac Go at si Arvin Tolentino. Pero mataas kasi ang trade value nitong si Isaac Go at lalo na itong si Arvin Tolentino, kaya medyo mahihirapan sila. In contrast, itong si Troy Rosario kapag natapos yung contract niya sa Blackwater, magiging unrestricted free agent to. So ibig sabihin kung gagandahan ng Magnolia yung offer dito kay Rosario, pwede itong lumipat dito sa hotshots ng walang gini-give up na player si Coach Victolero. Kaya sa tingin ko yan ang pinakamagandang option ngayon ay kunin nila itong si Troy Rosario. Yun nga lang kinakailangan gandahan nila offer para makumbinsi ito na pumirma na ng kontrata dito. At kapag yan ang nangyari, medyo mareresolve na yung problema sa big men itong Magnolia. Kahit pa umalis itong si Abu Trotter dahil ang balita nga gusto nito maglaro sa abroad. Kaya sa tingin ko dapat ay subukan kunin ng Magnolia ang serbisyo ni Troy Rosario. Tingin ng karamihan ay sobrang lakas na itong San Miguel Beer. Pero ayon dito sa mga observers, mukhang hindi pa kontento dyan ang management at gusto nila na lalo pang palakasin ang lineup na to. At ang ibig nitong sabihin ay kukunin nila itong si Isaac Go mula dito sa Terra Firma Jeep. Kung napanood niyo yung laban ng San Miguel Beer at itong Terra Firma kung saan nanaig ang San Miguel Beer, pero tumaan sila sa butas ng karayom at nakapitong 3-point shot itong si Isaac Go kung saan pinakita niya yung kanyang range bilang isang scorer. At ito ang big man na hinahanap ni Coach George Gallant dahil ang gusto nilang big man ay yung may tira sa labas para makomplement yung laro nitong si Junmar Fajardo. Kung sakaling makuha ng San Miguel Beer ito si Go, sino naman kaya kapalit? Ang tingin ng karamihan mukhang ang tinutukoy dito ay si Mowada Tautua. Dahil ito si Tautua, medyo inconsistent ang laro yan at matanda na rin. Kaya mukhang ang gustong kunin ng San Miguel Beer ay yung bata pa na matangkad at may tira sa labas at nag-fit dyan itong si Isaac Go. Siguro isa rin tinitignan dito itong si Troy Rosario. Pero matanda na ito si Troy at bilang unrestricted free agent, walang garantiyan na lilipat yan sa SMB dahil siya syempre magde-decide kung saan. Ngayon, ito si Isaac Go, mas madaling kunin yan dahil ito ay nasa Terra Firma Jeep at alam naman natin na itong Terra Firma ay malapit dito sa SMC at malalagi nagkikipag-trade yan. Kaya sa tingin ko, kung sakaling nga na makuha ng San Miguel Beer itong si Isaac Go, si Mo Tautua ang magiging kapalit yan. At ako, ang lakas ng San Miguel Beer kung makuha nila to si Go at mahanes nila yung talent dito. Kapag naging consistent yung shooting ni Isaac Go dito sa San Miguel Beer, ay lalo mahihirapan yung mga teams na bantayan si Junmar Fajardo, lalo na kung pagsabay-sabay mo itong si Go, si Perez, si Romeo, si Cruz, puro 3-point scorers yan, kaya medyo mahihirapan yung mga kalaban na bantayan itong si Junmar kapag siya ay pumoste na dito sa loob noong paint.